What's up guys, this is Techhearts Vlog. Muli po nagbabalik para sa isa naman pong day vlogging. Time check po is 6:12 in the morning, Sunday, November 20, at I'm having my breakfast, no? Porota and chai. By the way guys, kaya nag-vlog ako itong umaga is para ipaalam sa inyo na sa video na in-upload ko sa YouTube for the maintenance, preventive maintenance part 3, yung part dun sa autoclave, no? Yung leak test ay gagawa ko ng isa-separate ko siya, at marami nagre-request na ihiwalay ko siya dun sa or i-cut siya at i-upload ng panibago, para naman meron din silang reference sa katulad ng mga machine nila kung paano gagawin ang leak test ng piping tubing para sa cooling system at saka especially dun sa cooling radiator. So after this breakfast, titirahin ko na yung editing na yun at para may upload ko na sa YT. So abangan nyo po, at ako po yung magpabalik. Nandito po ako sa control panel ng aming autoclave machine. Italmatic brand from Italy. At magko-conduct po kami ng leak test para sa pipe na to. Cooling water pipe. Papasok dun sa cooling radiator inside the autoclave itself. And pagaganahin namin itong, bubuksan namin itong control valve at saka itong water pump. And of course, pati na ito sa cooling tower. So ang proseso is to get water from the cooling tower and then force it inside the cooling radiator and then return back to the cooling tower. So ipapakita ko po kung ano po yung mga dapat gawin at i-check. Magbabalik po. Yan, ito po ang aming autoclave. Nakabukas na po siya. At isa-simulate po namin ang leak test para sa yan, para dito sa cooling radiator na to. So kung meron nga bang butas na o merong air leak na tumatagas dyan. Ito po ang dapat i-check. Kailangan po naka-bypass itong tatlong limit switch. Lagyan po namin sila ng cable tie. Ito po, bago po mag-start ng leak test ng pipe, radiator pipe, ay kailangan po siguraduhin na itong limit switch ay naka-bypass. Ito pong mga limit switch na to ay naka-bypass. So, temporary po, pinaipas po namin at nilagyan namin ng cable tie. Tapos, binabaan na po ito para mag-start na ng cycle. So, itatapat lang yung butas dun sa pneumatic cylinder. Pagkatapos po, punta na po dito sa control panel at pindutin po itong door, lock door. Ipindutin ko na po. So, lumabas na po yung start button. Pero hindi po natin pipindutin ang start button, kundi pupunta po ng menu, pupunta ng loop, at sa temperature category, ano, naka-bypass na? Ready bypass? Okay, na muna. Okay, so naka-bypass na yung ano? Yung control signal para doon sa control valve.
dito po sa mabalitaan sa temperature category, naka-automatic po sa AUT. Pipindutin lang po ito para maging MA. Sorry po, sorry po. Kamali po ng pindot. MA, AUT, pipindutin para maging... Siyensya na po, hindi po mapindot. Ayan po, para maging MAN, manual. After that po, pipindutin na itong cooling pump. At ito pong magnetic starter po ng cooling pump ay tatakbo in a few seconds. Yun po, pagkatapos pong pindutin yung sa temperature column yung AUT which is automatic at pinindut mo at naging manual na, pwede na pong pindutin tong cooling pump at magiging on na ang status niya. Tatakbo na po tong cooling pump. Ito po, kuha na po siya. So dito po makikita po na itong control valve ay naka close position papunta sa radiator. So magre-return lang po siya. Tingnan po natin sa actual. Yun po yung control valve na imbis na mag-supply ng tubig doon sa radiator coolant, naka-bypass po siya. Magre-return po siya sa cooling water tank. So ito po ang patunay, meron pong pressure, water pressure, at merong water pressure. Ngayon po, lalagyan ko ng 50% yung control valve. Pupunta po sa menu, pupunta sa loop, at pupunta dito sa cooling out percentage. At itatype ko po dito, i-input ko po yung 5 and 0, which is 50%. So makikita po natin na dati wala pong kulay blue dito, ngayon meron ng kulay blue. Meron ng 50% na tubig na dumadaan dito sa ngayon sa cooling, sa radiator coolant. Tignan po natin sa actual. Ewan ko po kung makikita ninyo. Ayan yung control valve from close naging 50%. So merong kalahating tubig na pupunta rito at merong kalahating tubig na nagre-return sa supply water tank natin. Ngayon po gagawin kong 100%. Punta uli sa menu, punta sa loop, punta sa cooling out, at i-input ko po yung 100 and enter. Yan po, 100% na po. So tingnan po natin sa home, makikita po natin na yung radiator animation ay fully blue na. It means 100% po ng water ay dumadaloy na sa radiator coolant. Wala na pong dumadaan sa bypass. At ang pressure po sa water pipe ay makikita natin mababa na ang pressure. Ito na po, mababa na po ang pressure. Wala na pong dumadaloy dito. Lahat po ng tubig ngayon dumediretso na doon papunta sa radiator coolant at pabalik na uri dito sa supply water tank. Nakuha ko yung tamang procedure at hindi na malilimutan. Meron po akong na-discovery kung ito po magma-manual tayo para sa control valve pati hindi po gumagana sa manual. Ito po ang solusyon. I-check nyo po itong alarm at makikita nyo po, meron pong overload switch water pump alarm. Yun po, naka-arrow na po. So, pindutin nyo lang po yung... Yun po, na-reset na po yung water pump, overload water pump, no? So grease and clean is normal alarm lang yan. So punta na po kayo uli sa menu, pumunta ng loop,
Sorry, menu, home. I-start na po ninyo yung i-lactor nyo na. Yan po. Make sure po na meron pong signal dun sa ano, sa locking pneumatic cylinder. Meron naman, no? Meron. Okay. Ito po yung tinutukoy na locking. At yan po, meron po siyang signal yung sensor. It means pwede na po siyang i-start. Hindi po yung cycle, ha? Ang start po natin yung leak test. So punta po sa menu, loop, at yung temperature column, AUT, gawing manual, at pindutin na po itong cooling pump. Yun po, tumakbo na po. So yun lang po ang technique. Kailangan po dito sa alarm, wala pong overload ng water pump. So proceed na po doon sa loop. Magbigay na po tayo ng, let's say, percentage doon sa cooling out. For example, 50%. Tignan na po yung control valve. Dito po makikita po. Yan po, yun, no? Doon sa radiator is meron ng 50% na kulay blue. It means yung control valve, yun po, meron na po. Susungko. Yun po. Zoom out.